Podcast, pero ako. Kita nyo, ito na yung natapos na pan na pinagawa ko. So ngayon, maglalagay na ako dito ng isda. So, ito. Medyo malaki yung pan na to, mga kahabian. Tapos, di pa tapos to. Paglagay ng tubig, tsaka ito. So, naglalagay pa ako dito ng tubig, dinadagdagan ko. Pero ito, ready na tong lagyan ng isda. Tapos, dito, ang ilalagay ko dito, ito. Yung mga fry ng mga mulis ko para mas madaling lumaki. Bali, itong mga mulis na to, ito yung ilalagay natin dun para mas madaling lumaki, mga kahabian. Ikita nyo, malalaki na ng mga to. So, kapag nalagay natin to dun, mas dadali yung paglaki nila. So yan. Hindi ko muna pinakain kasi nga itatransfer ko sila. So makikita nyo itong lalagyan nila, no, napakaliit lang. Tsaka medyo malalim, pero yan, medyo masikip na sa kanila, kaya kailangan natin silang i-transfer doon sa mas malaki. Yan, tapos ito i-clear up ko dito kasi maglalagay din ako dito ng isa pang concrete na pond hanggang dun. Diyan. Tapos dun din. Dun. So dun sa may bagong space dito, papakita ko sa inyo. Bali dito. Diyan, medyo malapad na dito. Tsaka malinis na. So maglalagay ako dito ng isa pang pond na malaki. So be updated lang, mga kahabi. But for now, wala pa kasi akong budget. So yun. Tsaka ito, malalaki na, nasa breeder size na to. So gusto kong gawing breeders, mga breeders tong mga muli to, para mas madaling dumami yung mga mulis natin. So yan. So mga kahabi, ito na. Kukunin na natin yung mga fry dito, tapos i-transfer natin doon. Tapos gusto kong bilangin kung ilan lahat to. Kaso talagang napakadami nito. Tapos tara, uumpisahan na natin kunin yung mga fry, tapos bibilangin ko. So yan, napakadami. Napakadami ng mga fry, tapos talagang bibilangin ko yung mga to. So ito. Bilangin, mga kahabi. Napakahirap bilangin kasi napakadami, at saka ang liliit pa nung iba. So yan. Tingnan niyo, isang dakot lang, ay isang hakot ng isang fishnet lang yan, pero napakadami. Yan, tingnan niyo, mga kahabi, napakadami ng fry. Kaya bang bilangin to? Parang hindi kaya bilangin to, eh. Napakadami. Yan. Tapos meron pa dito, mga kahabi. Ang dami pa nila dito. Yan. The same yung size nila. May mga maliliit pa, tsaka may mga malalaki na din. So yan. So ilalagay na muna natin to dun sa pan. Tara. So yan, first batch. Pero tatry kong bilangin to, mga kahabi. So lalagay natin dito.
Yun mga kahabi, yung nilagay ko dito, binilang ko, yan yung 101 silang lahat. Yan, yung nasa pond, 101 na yan. Kaso, meron pa dito, napakadami. Tapos, at saka may natira pa doon at ang dami pa rin. So yan, itatry ko yung best ko na bilangin lahat to, kung ilan talaga. Pero sure ko, nasa mga 600 or 700 yata or more. Or sa tingin ko, aabot pa to ng 1,000. So yan. So nailagay na namin yung first batch. Yan, nasa 500 plus 556 to lahat. Yan, napakadami. Tapos ngayon kukunin pa natin yung iba. So yun, napakadami. Yan, medyo malalaki na tong mga to. After 2 weeks nasa breeder size na to mga kahabi. So yan. Tapos pagkatapos nito may ilalagay ako dito. May ilalagay ako dito ano, mga breeder size na. Yun. Ito. Ito yung ilalagay natin doon kasi itong mga pan na to maglalagay ulit ako ng mga panibagong prey kasi napakadami kasi ng prey pa doon. So ito. Second batch ang nakuha nating fry dito. Yan, medyo maliit na lang natira. Pero yan, medyo marami pa rin naman sila. Mas mayroon pa. Tapos mga kahabi, yan, napakadami pa ng mga fry dito. Yan ang nakikita nyo, yan. Nagsisilango yan dito. Yan. Meron pa dyan. Hanggang dun. Hanggang dito sa dulo. Tsaka yung mga breeders dito, kukunin ko tapos itatransfer ko dun sa main pond natin, yun sa concrete. Na-transfer ko na mga kahabi, yung first batch tsaka second batch nasa 932 lahat. So yan. Napakadami nila. Kikita nyo sa gilid. Tapos titingnan ko pa yung pond, baka may natira pa doon. Ide-drain ko yung tubig na yun. Yan. Ito. Napakadami nila mga kahabi. Meron pa dito. Tapos ang saya nila tingnan kasi ang lulusog. Bali, dito maglalagay ulit ako dito nung mga breeder size na mga mulis. Papakita ko sa inyo mga kahabi. Tapos dito ni dinagdagan ko muna ng tubig kasi maliit lang yung tubig, mababaw lang yung tubig dito. Tapos dito ready na. Yan, medyo malalim na yung tubig dito. Kahabi, yan, natapos ko nang i-drain yung tubig. Tapos yung nasa planginita, yan yung last na nakuha ko dito. Tapos ang next na gagawin ko mga kahabi, itong mga breeders na to, kukunin ko lahat to tapos i-transfer natin dito. Dito i-transfer natin sila dito para yun, kasi mas malaki kasi to kesa doon. Tapos medyo malalim to. So
Tara. Ito na yung last, mga kaabiyan. So, all in all, nasa 975 lahat. 975 last. So, almost 1,000. So, yan. Ilalagay na natin to dito. Ayan, napakadami nila. Yan, mga kaabi. Tapos, meron pa dito. Parang hindi ko na lang muna kukunin tong mga yan. Mga yan, nandyan. Medyo marami-rami din sila. Yan, so siguro dyan ko na lang palalakihin yung mga muli na yan. So for now, ito. Tapos may kukunin pa ako. Tapos ilalagay natin dito. So, tara.